Special, pinatisang baboy or pinatisang buto-buto na nilagyan ko ng konting taba at ng laman. Sarap. Diba? Parang sarasa ng lechon. Makasalanan. Simulan natin sa isang makasalanan. Yung sauce, oh, mga kalitya. Kita nyo yan? Aww. Diba ang sarap? Ayan. Kain tayo, mga kakitsen. Sarap ng sauce. Good afternoon, everyone! Welcome to Ford's Kitchen TV. So, today is February 5, I think. Tama ba ako? Yes. Today is February 5, Saturday. So, nag-iisip ako, ano ba yung pwede kong i-share sa inyo na recipe? Na marami nagre-request, Kuya Ford's ulam ulit. And then ngayon, i-reveal ko ang isang recipe na tinawagan ko pa ang nanay Rosalinda ko o nanay Linda ko kanina para itanong ulit, Nay, paano mo nga ba ginagawa yung pinatisan mo? Actually, kapag kasi nagluluto siya, nanonood ako dahil pinapahalo niya sa akin yan, lalo na kapag may pestahan sa amin dahil sobrang dami talaga ng niluluto niya. So itong recipe na to, alam ko, is originally maraming gumagawa nito sa amin sa Bulacan, pero not sure ako kung meron pang gumagawa sa ibang lugar. Sarsa pa lang, ulam na, at habang tumatagal at iniinit mo ang ulam na to, mas sumasarap at higit sa lahat. Napakalinamnam at ang sarap manimutan dito. So gagawa tayo ng special pinatisang buto-buto na lalagyan ko ng konting makasalan ng taba at laman. Tara na, simulan na natin at ituturo ko na sa inyo. Narito na ang mga ingredients sa ating special pinatisan, ang recipe ng Bulacan ng FKTV. So mga kakitchen, dahil mainit na yung mantika natin, ilagay na natin yung ating 1 head of garlic. So, generous ulit si FKTV sa garlic. Alam niyo naman. May isa nga tayong subscriber na nag-comment na matatakot daw yung aswang sa dami ng bawang na inilalagay ko sa aking videos. Medyo light brown na yung ating garlic. Isunod na natin yung ating 2 medium size of onion. Lagyan na natin yung ating 2 big size of tomato. Kung mapapansin nyo dun sa recipe, di ba? Meron akong tomato na bunga, meron din akong tomato sauce, di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, sa mga masaras ng pagkain gaya nito, you can also put the bunga or yung tomato dahil iba pa rin yung fresh. Talagang meron siyang sweetness, nagiging neutralizer siya dun sa mga niluluto natin. Mababalance yung lasa, di ba? So yan, diinan lang natin para madurog. Yung tipong panggigilan lang natin bawat kamatis, di ba? Yung isipin nyo na lang yung kaibigan nyo na matagal lang di nagbayad ng utang niya. Kasi yun, pag mga ngayon, magigil ka na, di ba? Madali mong madudurog. So yan, haluin lang natin mabuti hanggang sa madurog yung ating kamatis. Once na nadurog na natin yung ating kamatis dito sa ating bawang at sibuyas, ilagay na natin yung ating patis. At dun sa pinrepair ko na meat na nasa 3 kilos, maglalagay muna ako ng 1/4 ng fish sauce. Okay? So ito muna yung initial. Mamaya, tignan natin kung kailangan natin magdagdag. Dahil wala tayong ibang ilalagay dito na pangpaalat kundi patis lang. Dahil pinatisan nga ito, so dapat malasahan or manuot dun sa karne yung lasa ng patis. So ayan, naamoy ko na yung patis. Eto na. Ilagay na natin yung ating karne. So ito yung binili ko na buto-buto nung namalengki day ako. And then nilagyan ko siya ng kasim. So ang ganda ng cut niya. May taba siya na may laman. So masarap din naman kasi talaga nahaluan ito. And then yung buto-buto niya may kasamang buntot. So ito yung kaduktong niya. And then mas masarap to lalo pag nagmantika. So ilagay lang natin yung karne dito sa ating gisado. Haluin lang natin.
Ayan. And then, maglalagay tayo ngayon ng ating paminta. Okay? So, gagamit ako dito ng pamintang durog. Mas maraming paminta, mas masarap. Ayan. Haluin lang natin. Sangkutsahin muna natin. Antayin natin kumapit yung lasa ng gisado sa ating karne at lumabas yung natural na broth ng ating meat. So, takpan natin. Balik tayo after 20 minutes. So after 10 minutes, binalikan ko. So, kitang-kita sa takip niya. Kumukulo-kulo na siya. Check natin. So, ayan. Nagsasangkot siya na yung ating karne dito sa ating gisado. Haluin ko lang siya. So, hinalo ko siya after 10 minutes, mga ka-kitchen, para mapantay yung pagkakasangkot siya niya. And then, tatakpan ko ulit. Balik tayo ulit after another 10 minutes. So, after another 10 minutes, so, nakumpleto na natin yung 20 minutes. Check na natin. So, lumabas na rin yung natural katas ng ating karne. Ilagay naman natin ngayon yung ating 2 tablespoon of calamansi juice. So, ilagay natin dyan. Isa pa to sa nagpapasarap ng ating pinatisan. Ito ang kabilin-bilinan ng nanay. Lagyan daw ng calamansi. Dahil nakakatulong to, nakakawala din siya ng lansa ng ating karne. And ngayon naman, ilagay natin ang ating liver spread. Ngayon naman, maglagay na tayo ng ating tomato sauce. So, meron ako ditong tomato sauce na 250 grams. Dahil naglagay na tayo ng kamatis, maglalagay lang tayo ng kalahating sachet nito or 120 grams. Ayaw naman kasi natin na, alam mo yun, minsan kasi nakakaasim din ng sobrang daming tomato sauce. So, ilagay natin yung kalahati. Dahil meron na tayong nilagay kanina, kalahati muna, and then mamaya, madaling mag-adjust. Sabi ko nga, okay lang na kulang, wag lang sobra. Kapag gumagamit ako nitong powder, dati kasi may bunga ako na ubos na galing Pinas, mahirap siyang tunawin sa tubig. Basta na-stress ako. So, ang ginagawa ko, naglalagay lang ako ng annatto powder directly dito dahil mainit naman yung ating gisado. So, pag hinalo natin dyan, madali nang kumula yan. Lalo na kapag talagang kumulo na siya. Mamaya makikita nyo, di ba? Lalabas na yung kulay niya. And then, maglalagay tayo ng 1 cup of water. Okay? So, 1 cup lang ilalagay. Ayoko nang masyadong matubig para lasang-lasa yung katas ng meat dito sa ating pinatisan. Maglagay lang tayo ng water para matulungan natin yung ating karne na lumambot pa. And then, yan, haluin natin. After another 15 minutes, balik tayo. And then, tikman natin kung kailangan natin magdagdag ng patis at kung ano pa yung pwede natin idagdag. Okay? So, after 15 minutes, check natin. Wow! Kumulay na yung ating achwete powder, yung ating annatto powder. So, ayan. Papalaputin na lang natin yung sauce. And then, dahil matagal na siyang kumulo at nasangkot siya na, tikman natin yung sauce kung ano yung dapat natin idagdag. Inamnam siya. Magdadagdag siguro tayo at least. Kulang pa ng patis para sa akin. Dahil gusto ko talaga manuot yung lasa ng patis. Pero, magdagdag muna tayo ng 2 tablespoon dahil manunuot pa naman tong lasa ng ating sarsa. Kaya huwag mo din masyadong sobra. Dahil mamaya, kapag lumapo to, mas manunuot pa yung lasa ng patis. And then, naglagay na tayo ng additional 2 tablespoon ng patis. Haluin natin. Takpan lang ulit natin. Matagal tong lutuin, sa totoo lang. Siguro, abutin to ng 1 hour para palambutin yung buto-buto. Pwede din tong gawin sa pata. Pagmantikain natin, then balik tayo after another 20 minutes.
So after 20 minutes mga ka-kitchen, eto na siya. Medyo kumonti na yung sauce niya at lumapot na. At this point, ilagay na natin yung ating bell pepper. Antayin na lang tayo ng additional 15 minutes, last na yon, and then i-serve na natin ang ating pinatisang buto-buto with laman at tikman na natin mga ka-kitchen. Ayan, nanunuot na yung sarsa at yung oil niya, lumabas na, yun yung mantika niya. And then, tignan natin kung malambot na siya. Wow, panalo. Tara, kain na tayo. So, ito na mga ka-kitchen. Luto na ang ating special pinatisang baboy or pinatisang buto-buto na nilagyan ko ng konting taba at ng laman. So, tikman na natin mga ka-kitchen dahil amoy pa lang, sarsa pa lang, ulam na, tikman na natin. So, ito yung sarsa na nagmamantika at talagang napaka-sarap. Diba? Parang sarsa ng lechon. So, ilagay natin sa rice. And then, kumuha tayo ng isang makasalanan. Simulan natin sa isang makasalanan. Diba? Tikman natin. Unang tikim para sa inyo mga kakitse. Alam nyo, unang tikim ko pa lang sa sarsa, bumalik sa akin yung memories na kapag may piyesta, kapag may handaan, actually ito yung unang nauubos. Hindi pa dumadating yung araw mismo ng kapiyestahan. Alam nyo ba na itong buto-buto or itong pinatisan, yung pinapaulam sa mga gumagawa, sa mga kapitbahay na tumutulong, sa mga tita, at ito yung unang talagang nasa-sold out. So tingnan nyo yung sauce, oh, mga ka-kitchen. Kita nyo yan? Di ba ang sarap? Ang dami na namang magugutom dito. And then ilalagay ko siya sa kanin. At ito. Nag-slice na ako ng laman at taba. Ayan. Kain tayo mga ka-kitchen. Sarap ng sauce. Iba kasi yung lasa ng patis. Kapag matagal sinangkot siya, matagal pinakuluan, tapos yung rino, malalasahan mo dun sa sarsa. Ang sarap. Makakarami ako ng kanin nito. Pero syempre, ang daming holidays na nagdaan. Nakita nyo naman yung mga pagkain. Nag-Christmas, nag-New Year, nag-birthday si FKTV. Grabe din yung mga food. Actually, hindi ko nasabi dun sa vlog. Walang masyadong natira sa akin. Yung pinakita ko lang na yung end ng video yung natira. Kasi ako, usually, kapag may handaan dito, bahala na yung bisitang mag-Sharon, di ba? Bahala silang kumunta ng palutin mo ako. Basta para sa akin, masiyahan silang lahat, makakain sila, matake out nila, mas okay lang. At least, di ba, hindi masasayang. Mga kitchen, kain tayo. Kuha ko ng buto-buto. Kasi, ito talaga yung panalo. Itong buto-buto. Sarap. Hindi ko ma-explain yung lasa ha. Pero malayo siya sa lasa ng kaldereta. Nanunuot yung lasa ng patis, yung linamnam nung gisado, nung tomato sa sungrino. Basta ang sarap niya sa kanin. Pero yung sa 3 kilos na to, yung nilagay kong patis, saktong-sakto na yung dami. Gumamit ako dito ng 1/4 and 2 tablespoon. So, yun lang. So, mga ka-kitchen, medyo humahaba na naman tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Sana magawa nyo at isend nyo ulit sa aking Facebook page. Oo nga pala ha, pa-support naman yung Facebook page ni Ford's Kitchen TV. Search nyo lang sa Facebook, Ford's Kitchen TV. Please like and follow. And then, ina-upload ko din doon ng late yung mga videos ko.
para sa mga hindi mahilig mag-YouTube. So, sa mga bago pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe to Ferd's Kitchen TV. Maraming maraming salamat sa panonood at sana maisend nyo sa akin na Kuya Ferd's nagawa na namin yung pinatisan. So, yun lang mga kakitsan. Maraming maraming salamat. See you sa susunod na video. Kakain muna ako. Bye-bye!